Good day mga kamari! Tara, samahan niyo ako ngayong araw. Maganda ang panahon ngayon, kaya nag-decide kami mag-hiking na asawa ko. First time ko nga to dito sa lugar namin, meron palang malapit dito, kaya excited na excited ako. Buti na lang maganda ang panahon. Kahapon pa naman ay akala ko uulan ngayong araw. Buti na lang lumabas ang haring araw. Ang tagal-tagal na nga namin plano to pero hindi natutuloy. Every time kasi na magpaplano kami, bigla namang umuulan. Kaya sakto-sakto ngayon, sinamantala na namin at baka hindi na naman tumatuloy for sure. Yes! 100 meters nga palang kailangan namin lakarin. Puro pataas nga ito at dahil bundok. Marami nga rin kami nakakasabay ng mga matatanda. Kaya naku, hindi ako pwede magreklamo masakit ang paa. Kasi nakikita ko sila talaga nagagampantay sa pag-akyat at kala mo hindi nahihirapan. Samantalang ako, pagod na, umpisa pa lang. Ang ganda nga rin ang view na nakikita ko dito kaya nawiwili rin ako maglakad. Pero sa totoo lang, napapagod na ako. Nabigla ako eh, hindi naman ako nag-exercise na. Pero biglang akong pinag-hiking ng asawa ko, napapansin niya yata tumataba na ako kaya kailangan ko daw mag-exercise. Pero nag-e-enjoy na rin ako dahil nag-e-exercise na nga. Nagbabanding pa kami mag-asawa. For sure, pag may anak na kami, hindi na namin ito madalas magagawa. Kaya ngayon pa lang, sinusulit na nga namin lahat. Kaming dalawa pa lang. Dahil for sure, pag nagka-anak na kami, magkakaroon na kami ng bagong priority. Hindi na namin ito madalas magagawa. Ayan, kakalakad ko nga at kakadaldal. Nandito na pala kami. Ang ganda ng view! Grabe, first time ko dito. Kaya pala lagi-lagi akong kinukulit ng asawa ko na magpunta kami dito. Ito pala talaga yung dadatnan ko. Ang ganda ng view kaysa kita yung Akashi Bridge. Tapos yung lahat ng mga bahay-bahay sa paligid. Tapos dagat. Ang ganda! Baba nga nito ay ang aming bahay. Hindi ko in-expect na may ganito palang lugar dito malapit lang sa amin. Ang ganda! Grabe, sulit na sulit yung pagod sa pag-akyat. Kung ito naman yung makikita mong view, matatanggal lahat ng pagod. Nung una nga ay ayoko pa nga sumama sa asawa ko dahil nga alam ko mapapagod lang ako. Pero kung ito naman pala yung dadatnan ko, pwede kaming bumalik-balik dito. At hindi lang pala yan, marami rin pala ditong attraction. Akala ko nga ay yun lang ang maaabutan ko. Meron nga rin kaming nakita malapit dito na cable chair. Noong una nga, ayoko nga sumakay dito kasi parang wala man lang harness talaga. Natatakot nga ako noong una, pero sabi naman ng asawa ko ay madali lang naman daw, hindi naman daw tumabilis. Kaya pumayag na rin ako kasi gusto ko nga rin ma-experience yung ganito. Nakakatakot nga sa una kasi walang harness ba? Kaya sa totoo lang, todo kapit ako dyan. Buti na lang dito may hawakan. Pero nawala nga agad yung takot ko kung nakita ko naman talaga yung view. Ang ganda-ganda. Tapos mabagal nga lang talaga siya. 600 yen nga pala yung binayaran namin dito. Back and forth na yon. Sa kabilang dulo nga rin pala ng cable, ay meron din ditong deck. Kung saan, sa taas, meron ding cafe. Kaya nga tinry namin pumasok. Na-curious kasi ako kung ano meron sa taas. Dali-dali na nga rin akong pumasok sa loob kasi nga na-excite ako at na-curious kung ano meron dito. At ayan nga, meron din ditong ibang rides, hindi lang yung unang pinuntahan namin. Ang pangalan nga pala ng place na to ay Sumaura Sanjokoen. Pinapagalitan ko pa nga yung asawa ko dyan kasi nga sabi ko, bakit ngayon mo lang ako dinala dito? Kung saan tayo nagpupupuntang lugar na malalayo, yung pala may malapit lang palang lugar na gantong kaganda dito sa lugar natin. Akala nga daw niya kasi hindi ko magugustuhan dito kasi nga daw pambata. Pero sobrang nag-e-enjoy ako, lalo na dito sa cafe na to, sobrang nakaka-relax. Pwede kayo mag-order ng drinks, ng food, habang natataon na niya yung magandang lugar dito. Ang ganda-ganda nga dito. Tapos, ang kagandahan pa nito, umiikot yung buong sahig. Kaya naiikot mo talaga 360 yung view. Kitang-kita lahat. Habang nagkakape at kumakain. Ang ganda kaganda. Sabi ko, bakit ngayon mo lang ako talaga dinala dito? Ang dami nating lugar na pinupuntahan. Ang lalayo pa nung iba. Pero dito pala sa malapit, meron palang ganda kaganda. Pero at least ngayon alam ko na. For sure, babalik-balik din kami dito kasi nga malapit lang sa bahay namin to. At for sure, pag-aki, sobrang ganda dito kasi kulay red lahat ng halaman. Puno.
May mga kasabay nga rin kami dito na nagde-date. Kaso nanghihinayang ako. Parang nanghihinayangan ako sa lugar. Ang ganda-ganda kasi pero wala masyado nagpupunta. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil mataas. Nanghihinayang ako. Sana mas marami pang pumunta sa lugar na to. Kasi sobrang ganda niya. Sobrang worth it. At hindi ganong kalaki yung gagastusin para lang makakita ng gantong view. Nag-order na nga rin kami ng drinks dito kasi nakakahiya naman na pumunta kami dito tapos hindi kami o-order at magpipicture-picture lang at magbi-video. Kaya ayan, nag-order na rin kami at nag-relax-relax na nga rin kami dahil nga medyo malayo rin naman yung mga inakyat namin makarating lang dito. At ayan, sumakay na nga ulit kami pabalik. Doon nga kami sa kabilang dulo galing kaya babalik na kami doon. At sa susunod nga, gusto ko din bumalik dito at kasama naman ng mga friends ko. Gusto ko rin subukan yung mga ibang rides. Meron din kasi silang ibang rides dito, hindi lang ito. For sure, mag-enjoy din yung iba kong friends. Kasi bukod sa hiking, meron din gantong mga attraction. Sobrang sulit talaga yung mga dinaanan namin kanina. Sobrang nakakapagod yung paakyat. Pero mamaya, pag uwi naman namin, madali na kasi pababa naman. Ngayon ko nga lang na-appreciate yung lugar namin kasi nung unang dating ko dito, sabi ko, ano ba naman to? Bundok? Pero nung tumatagal, mas nare-realize ko, ang peaceful pala dito, ang ganda din ng lugar. Sobrang kitang-kita yung Akashi Bridge, tapos marami rin naman dito mga pagkakaabalahan, katulad nga nitong pinuntahan namin. At sana guys, supportuhan nyo ako para mas marami pa tayong video na ma-upload at masishare ko din sa inyo mga experience ko dito. Salamat nga pala sa mga sumusuporte sa akin at mga nagpupush na gumawa pa ng mga video. Salamat sa inyo, mas na lumalakas talaga yung loob ko at kaya nagiging inspirasyon ko para gumawa pa ng mga maraming videos. Sa bye-bye na mga kamari, salamat sa panonood, bye-bye! Mwah!